Hello. Hello, Katrina. Si Julio to. Gusto ko lang i-report sa'yo na okay pagkapalakad ko rito sa bahay. Walang problema. Walang gumagawa ng kalokohan. Huwag kang pakampakang panty dyan, ha? Hindi porke wala kang nakikitang gudo, wala ng problema. Tandaan mo, kapag wala ang pusa, nagpipiesta ang mga daga. Relax ka lang, Katrina. Huwag kang puro dada. Bantayan ng maigi ang kwarto. Baka may pumapanik, hindi mo namamalayan. At si Sheila, baka kung anong kalokohan ang ginagawa nun. Oo ka. Sela! Kasama ko? Ano sa amin? Bakit yun naman pinabayaan mag-isa? Rina, magbalot-balot ka na. Alis na po tayo, inay? Sisiguraduhin ko munang maayos si Dolpo. Pupuslit ako ngayon habang may ginagawa si Julio sa itaas. Pero gusto ko, handa kang umalis dito kahit na anong oras. Bakit kayo alis? Nahinga ka pa ba? Ako ang nagtatanong. Gusto ko po kasing mag-aral. Kaya pinilit ko po si inay na pakisapan si Tita Katrina para naman po makapunta po ako sa eskwelahan. Desyosa ka rin bata ka. Hanggang dyan ka na lang. Tigil nyo ng daldalan niyo. Balik sa trabaho. Ella? Lalabas lang ako sandali. Hindi ako pwede. Kabili-bili na nun ni Sir Julio na huwag ako magpapalabas ng kahit sino sa inyo. Ganon? Imposible, hindi sasabihin ni Julio yan. Yun ang utos niya eh. Ganon? Hindi naman yata pwede yun. Eh bakit pag nagpapaalam ako sa kanya eh, pinapayagan niya naman ako pumunta sa tindahan ah. Ewan ko ho, basta't yun ang bilin sa akin ni Sir. Eh malamang mga bata lang yan. Siyempre. Eh baka anong mangyari sa kanila, responsibilidad niya yata yung mga yun. Pero kung yung mga matatanda, eh pwede naman siguro. Sige na, alis na ako. Bilang kita na Yossi, ano bang gusto mo? Mental hook, kahit 10 piraso lang. Oh, sige. Ay, hindi. Ako nang bahala sa'yo. Balata ko na yun sa'yo. Salamat po. Tita Katrina, mabuti na po't nahanap po kayo. Halik po kayo, samahan niyo po ako. Saan tayo pupunta? Doon po. Nahanap ko na po siya. Nakita ko na po siya. Sino? Si inay po. Nandito na po si inay.
sigurado po ako. Imposible pong magkamali ako. Nasaan siya? Doon po. Doon po sa isang dressing room. Susi kay Marie, para makuha ko ang mga laman ng kawang ito bago mahalata ni Katrina. Nakita mo ba si Sheila? Eh sir, kalalabas lang ho eh. Bibili daw ho ng sigarilyo. Eh, gago ka naman pala. Bakit mo pinalabas si Sheila? Eh sir, pinapayagan nyo naman daw siya eh. Tanga! Pagbabantayin bakit narito kung pinapayagan ko sila lumabas? Gano'n nakatagal nakakalis? Kalalabas lang ho sir. Doon nagpunta. Tama na! Buksan mo na to at sundan natin. Nakatakap pinagbabantay kita rito at malalabasin mo. Bilis! Dito ba ang dressing room, Ella? Dito? Opo! Sabi ng pamangking ko, nakita daw niya nakatayo dito. Alin ko yung maikilang buhok na ganito mataas? Oo. Nakita mo ba siya? Nandiyan lang ko siya nagsusukat. Hintayin niyo na lang ang palabas niya. Kikilos. Isang galaw mo lang, ipuputo ko to. Ang tagal naman! Miss, marami lang ko kasi siyang sinusukat eh. Pakihintay na lang po. Diba? Ikaw naman kasi, napilimpilinan ko sa'yo na huwag kang magpapalabas ng kahit asino. Tama na yung dahilan mo! Pag nakatakas siyang babaeng yan, lagot ka sa akin! Sa amin ni Katrina! Sir, niloko niya kasi ako eh. Ha? Tama na yan! Sa akin ang Sheila niyang pagbalik niya. Sila ng anak niya! Sige, ito ka! Ito ko! Yes, sir.
Napahamak mo pa ako kay Katrina. Sir Julio, pasensya na wala po kayo. Wala pasensya kay Katrina! Saan ba kayo nagpupunta? Kanina pa ako naghihintay sa inyo, ah. Ba't nandito ka? Aba, saan ba ako dapat? Akala namin, tinakasan mo na kami, eh. Bakit ko naman gagawin yan? Di ba sabi ko sa'yo, bibili lang ako ng Yossi? Wala naman ako ibang pupuntahan, ah. Siya nga pala, ito Yossi mo. Sige, nagagawin pa ako sa loob. Eh, praning ka pala. Hindi naman pala tatakas, eh. Ikaw tong gago, eh. Ay, naku. Hindi ka sumusunod sa utos. Pasalamat ka, hindi siya tumakas. Dahil kung nagkataon, bugbog ang aabuti mo sa akin. Sobrang tagal naman ito. Hindi na ako makakahinta.